YBB, starting out their pick with two very aggressive, ayan, saka new heroes natin. Dawnbreaker, saka Marcy. So, very flexible. Unang-una, si Dawnbreaker, pwede mo siyang gawing offlaner. Some teams also put him as a carry. Yun nga, lane dominator na rin siya. Kasi yun din yung pwedeng maging magandang adjustment nila. This game number two, they need a better laning heroes. Kasi alam naman natin na yung players ng RNG, talagang mga high caliber yung players na yan, diba? So if you're not gonna give yourself at least an advantage, a hero-to-hero matchup, it's gonna be hard. It's gonna be parang repeat yung game number one kapag ginawa nila ulit yun. So ito, mas malakas na laning phase na hero yung opener nila, kumbaga. Gina-identify siguro na ng game number one kasi yun ang problema eh. Talo yung void nila, di ba? Nag-i-struggle, yung DP, okay lang. Kumbaga, press kong sa lane, easy eh, di ba? Tapos yung CS niya, halos kalahati kagad yung lamang dun sa may Death Prophet, tapos nag-struggle pa yung mid lane nila. Pero ito, tingnan natin kung sinong ipapartner nila doon sa kanilang Marcy. Ano may game position ng Dawnbreaker, yun lang yung mga tanong. Pero RNG, isa sa mga popular hero na nakita ko ngayong meta, no? White Walker pala to si Chin, no? Blue yung mata. Game of Thrones, eh, no? Pero ikakabong kasi sa Bet Boom, grabe yung value ng Chin, especially dun sa may team fight. Yeah, for sure, yung sustain. Inisip ko nga kung sustain is gonna be the name of the game, eh. Para sa susunod na mga araw dito sa Chinese region or sa mga qualifiers natin dahil nga sobrang lakas ng mga let's say Enchantress, Chen, 'di ba, yung mga healer natin na supports. Plus kasi yun nga, 'di ba? Alam naman natin na si Marcy saka si Dawnbreaker are very high damage heroes. So, meron ka na agad sagot doon, 'di ba? May bibigay mo let's say yung pasok ni Dawnbreaker and then si Marcy tapos i-sustain lang Chen. So, you're gonna need a bit more follow up. Ayan, which is eto na, nagdagdag na sila Ember Spirit and Phoenix ang sagot agad ng YBB. So, puro apoy, no? Itong side ng YBB Gaming. Morphling pick. How about yung Morphling pick, Ishi? Ano ba tingin mo rito? Kasi ano eh, they have a lot of damage over time, pero yung burst nila is lacking. Diba? Pero meron silang Phoenix. Meron silang Phoenix. May Sunray. I mean, it is damage, lang. Pero hindi siya yung instant damage na pwede mo maiba doon. Katulad, let's say, ng mga Tiny, di ba? Katulad ng mga Queen of Pain, mga ganyan. So, yung carry nila, I don't know, kung gagawin nilang, maybe Dawnbreaker, ganun, tapos pili sila ng better offlane na pwedeng makapunish doon kay Morph sa laning phase. Kasi wala, ano bang stun nila? Diba maybe some from Dawnbreaker? Yung iba, root na. Saka kay Marcy. Wala kayo, let's say, yung mga reliable, disable mo katulad ng mga Lion or Shaman. Especially when you're going against Puck. So, yun, kulang din sila sa catch. So, I'm already seeing a lot of problems beside ng YBB. Though na, panigurado, mas better yung laning phase nila. May vessel carrier din sila. They have a Phoenix. Even si Marcy, pwede rin siya mag-build up nun. Pangalawa, yung egg heater nila ng RNG is hindi din ganun ka-reliable. Tama yun. So, ayun, pwede silang manalo dun sa mga ganun kasing team fight. But then again, parang feeling ko mas maraming kailangang solusyon ng problema yung YBB kaysa sa RNG na nakikita ko lang pinaka-problema nila dito is yung Phoenix egg. Saka parang problema lang siguro ng RNG tingin ko yung laning phase eh. Para kasi matchup ng Ember pack, mas pabor dun sa Ember. To syempre nakita mo naman tong tingin ko Phoenix at saka Dawnbreaker yata to magkasama sa lane. Yeah. Pwede. Oh. Pero parang mas maganda yung Dawn Marcy, no? Aso dalawang melee nga lang. Ilang problema. Ah, yun. Yeah, tingin ko din. Mukha ganda rin yung Dawnbreaker. Pero depende siguro sa carry nila. Pero yeah, pwede naman nilang iikot-ikot yan kung anong mas gusto nila na kasama nung core nila or nung offlaner nila sa lane, di ba? Ano ba mga matchup na ayaw ng Morphling? Ng Morphling? Yun, yung mga burst nga. Hindi, wala ng Void. Wala ng Phantom Lancer. Ah, sa carry? Oh, carry. Carry na lang, wala ng YB. Ano ba mga carry? Wait lang. Walang troll. Kailangan yung mga nagbaburn ng mana eh. Possibly. Kasi may burst si PA, maganda din yung mobility. Ah, Bristleback. Oo nga.
Okay, and actually ito yung isang gusto ko i-point out na if they wanna go like a faster phase na lineup, yung walang big cooldown na inaantay. I mean, yeah, Phoenix Egg, it's parang medyo matagal yung cooldown niya, but it doesn't hold yung YBB lineup from taking fights, 'di ba? Compared sa, let's say, sa Void. Pero yun nga, I like this approach na even though na, let's say, na oo, magkulang kami sa catch sa mga heroes ng RNG, but then again, if sobrang lang ganda ng laning phase ng YBB, if this Bristleback dominates yung lane niya, makuha niya early ages, 'di ba? Na ish. This is a really great necro post game. Ngayon nga eh. parang lahat ng gusto kong magandang sabihin sa YBB, parang nilunok ko kagad ah. Nasagot lahat ng necro. Nasagot lahat ng necro, no? Yeah, kasi unang-una, maganda siyang hold din dun kay Ember, di ba? Ayaw din ni Ember yan. Pangalawa, ayaw din ni Bristleback yan, di ba? It's a really great matchup dun kay Necropos. Necropos versus BB, naku po. Sino bang kasama pa niya? Necropos Phoenix, Tiny. Maybe? Necropos Tiny yata ang kalaban nila sa Lintas. Bristleback Phoenix siguro yan. Nas Marcy Dawnbreaker nga. Ayan, so binigyan nila ng medyo maybe domina. Ember Spirit. I think if Ember gets some really great rotation, kumakuha siya ng mga magagandang rune, maybe siya yung hero na tutulong doon sa safe lane. Kasi at the same time kasi, yung RNG kasi may pack din eh. So parang, you know, they can both do the same thing. So guys, pagandahan na lang or paunahan na lang ng rotation, pagandahan, para-efficientan ng mga rotation for both sides. Pero panigurado, YBB, they need to play perfectly. They need to have a great laning phase kasi yung late game nila, unang-una, it's not secure. So, kumbaga, medyo nag-all-in sila sa early to mid game na lineup nila. Eh, alam naman natin, isang Reaper site lang, medyo masasaktan na kagad yung team fight nila, di ba? Wala kang Bristleback, you don't have a frontliner dun sa team nyo, pero yung Dawnbreaker, saka no? May burst sila eh. Like, yung pero, coil into toss wombo-wombo pa lang, buisit na yun eh. Ah, yun nga, isa pa yun. Pero tis, meron silang protection dun sa may egg, kaso nga lang, nagkakalalak nga silang dito ng stance, no? Pero kumonekta, maganda, kung magandang sa, rebound, kumonekta yung magandang rebound, pwede. Pero, tisa nga yung ano, yung hold din ng ang YBB, parang puro single target eh. I mean, oo pa, syempre, pag tumama ka ng mga next level na Starbreaker, pwede pa. But then Starbreaker, again, like, Starbreaker rebound nga lang. Oo, pero kung, let's say, kung pa isa-isang hero lang yung tatama mo dun, kumbaga, kahit na hindi mo napatayin yung egg, takbuhan mo lang, back ka lang ng onte, di ba? Tapos re-initiate ka, di ba? Yung mga ganong klaseng bagay. So, yeah. I mean, it's gonna be a hard game sa side ng YBB. It's not impossible kung magiging sobrang ganda yung laning phase nila, kung magiging maganda yung group up nila, diba? Parang sa sa Bedboom kahapon, nakita mo, all three lanes nila, lagi nila tatalo, but then again yung group up nila, that's how they make a comeback sa isang game. So maybe Dandelion can learn something from Bedboom and magawa nila yun dito sa game number 2. Partida tensa, partida complicada. Pero grabe rin yung kahapon, man. Grabe yung chain nila kahapon. Tindi ng chain gaming no Bedboom. Nabuhat sila sa hanggang mag-3-0. Tapos nakakita na pa nga ako ng clip nun, no? Hindi ko na napanood yung game number 3. Parang na huli yata sila sa Russian pit. Parang game number 3 yata. Nag-take yata ng rush. Tapos na Chronosphere yata yung 4. Uy, grabe naman yung odds. Ano yan? Match winner yata yan. Reverse sweep odds yata yan. O, hindi ko alam kung game 2 odds. Baka... Okay, yung 2 odds. Grabe naman yun. Grabe naman yan, no? Times din, ano? Akala ko nga din match winner yun, eh. Oo, akala ko rin match winner. Damn, times 26 match winner. Sarap siguro tayaan, no? Pwede ka ba tumayaan ng piso? Wala yata, 50. Magaling ko alam kung ilan ng minimum bet sa rivalry. Parang 50 yata, 55. Ano ba na binibili sa 26 na pesos? 26 na pesos? Oh,
Silog. Oo, isipin mo, piso mo naging silog. Oo, oh, pwede na. 26 so, pesos. Pwede tumaya ng piso, di ba? Kung mare-reverse sweep. Ay, ay, ay. Pwede, yeah. Kasama lang. Dehado nga lang inside ng YBB. Dehado talaga. Galing na larawan ng RNG. I feel like Ember. Ember needs to do some God's work. No, I don't know how he can maybe dominate itong si Somnus sa mid lane, but it's not impossible. Kumbaga, siyempre, may chance pa din yan na pwedeng ma-dominate yung Ember Spirito. May mga ano kasi, may mga instances kasi sa mid lane. I'm not a mid laner, pero sinasabi nilang iba na, let's say, matalo ka sa Crypt Equilibrium, di ba? Na, you're messing up your CS, na delay yung yung battle mo, nauna yung battle ng isang ng kalaban mo. Yung mga ganung klaseng bagay pwedeng maging tawag dito, impierno yung lane mo eh. So mga ganun, mamalay mo magkamaling Somnus, mamaling orb niya, things like that. Tapos matake advantage ni Ember Spirit, di ba? And then from there, he can start his aggression, rotating all over the map, di ba? Grabbing some early BKBs, mga ganyang klaseng bagay, and then you never know, you might have a game. Oh, tingnan natin, oh, medyo pinapalakas ni Ishii yung loob ng mga taya sa reverse sweep. Oh, times 26. I mean, ang hirap because nakita mo kasi yung hero to hero match. Agang papabor na papabor ka sa RNG eh. Alam mo yun? Agaray laning phase na nakikita ko rito na maganda. Parang ano eh. Kailangan ito mapanalo nila. Ay, ano pala to? Marcy 3. Oh, okay. Actually, kaya ano, dato yung isipin mo, tataya ka, no? Takpa mo yung pangalan ng dalawang team. Kahit takpa mo yung dalawang pangalan ng ano eh, ng parehong team, alam mo pa rin kung kanino ka papabor eh, sa matchup pa lang eh. So, nilagay pala nila yung Dawnbreaker sa 5, no? Ah. Okay. I guess I'm saying, like, you know, you need a bit stronger hero. I think, kasi yung level 1 ng Dawnbreaker, sobrang annoying, di ba? Sobrang lakas. Mm-hmm. Especially when you're going against Necropos. Like, wala namang, hindi naman ganun kalakas yung Necropos sa early levels eh. So, si Dawn, for sure, si Dawnbreaker pa rin yung mas malakas sa matchup na yan. So, maybe they're thinking that they could take advantage of that fact. So, mas ma-stabilize yung lane ni Brisel back, kumbaga. Bagay, it makes sense, no? Aso lang, yung counterpart nga lang, nakapag-farm na maganda, yung isang morph. Yung Dawnbreaker naman, wala makunat na hero. Hindi naman to basa-basa kagad mabibigyan dun sa may top side. Depende to. Let's say, mauna yung pipe. Pipe tuloy, yung hood, at least ni Brisel back. I feel like mas survivable yung laning phase na rin. Ah, but wala mo pa, hindi niya matos. Hindi niya matos, no? Naunahan siya kasi meron Celestial Hammer. Eh, lang, syempre, bounty. Kasama rin yun sa laning phase ng support, especially sa may bottom side, no? Yung 3-minute bounty rune. Mm-hmm. Ah, hood ang first item niya. Hood Vanguard siya rito, Mars. Uy, pwede. Ayan. So guys, nga pala, marami pa nga pala tayong series today. Ayan, nakisimula pa lang ng Chinese region natin. Meron pa tayong tawag dito na VG versus Aster, Ehome versus Civic, IG versus Extreme. Ayan guys, yung mga series natin. So, kung gusto nyo nga po pala tumaya at humabol, alam nyo na agad kung saan kayo pupunta. Pwede nyo i-parlay. Ayan, mga +1, +1, mga -1/5, kahit anong man, kung anong gusto nyo. Ayan, taya na kayo sa rival. Oy, solo kill dun sa may top side, nakakuha ni Ghost with the Morphling. So, nicely done, guys. So, that first blood is brought to you by Rivalry. Siyempre, don't forget to register at rivalry.com/LuponXX to get up to $200 welcome bonus. Oh, yun na, Morphling naka-solo kill sa top. So, ang ginawa ng Dandelion dito, di ba? Siyempre, since ginawa nilang support or cinco itong si Dawnbreaker, masunod na yung lane, yung offlane nila. So, masayayaman si Morph. So, talagang malaking pressure. Naku! Nakapag Celestial Hammer, kaso nga lang low in health, umabot yung right click dito ni Chalice and the Dawnbreaker going down, no? Iniisip ko, anong magiging value ng kanilang offlane na Marcy, no? Actually, I have no idea.
ano bang itema niya? Ano yun? Ah, papakunat, Mordigan, di ba? Some like maybe buff sa Bristle back mo. Pero kaya mong gawin yung kahit support kay. Ah, yun nga eh. Kasi pag nag-core ka na Marcy, sobrang kailangan nito ng item. Item dependent, ganun. Wala naman itong farm mechanic eh. Saka ano eh, with this two combo, Phoenix saka Marcy, like I don't see them punishing yung Ling no more play. Oh, speaking ayun, of punishing, oh. Ginos kasi diba, ano yun nga, back to what I was saying, ginawa nilang core yung Mars, sinuport nila yung Dawn Breaker. So ibig sabihin, ginawa nila yon kasi mas gusto din nilang maging mas maganda yung lane nung Bristle back. So, kapag hindi naging mayaman tong Bristle back na to, if Chalice is still rich and has a lot of item. Ano, may lower bracket pa naman daw eh. Medyo scary. Scary yung like around 12 minute mark ng dandelion dito, daddy. No, siyempre, pagka Bristle back ka, snowball is the name of the game eh. Ganyan naman yung BB, di ba? Tsaka yung pag-aliyan ko makabot kanina. Natin kung ma-reach nila yung point. Ano bang taya natin dito sa rivalry? Under 40. Oh. Nako, pag hindi naka-farm tong Bristle back, Diyos ko dahi. Pero lalim nun tayo niya, let's see. Pero meron siya dito ng toss. Kailangan problema na sa may Starbreaker, may makaka-cancel out. Kaso nakapick up sila na ng isa. Yes, Summer. Napa-low health nila rito yung Tiny. One on the board for the side of YBB game. Si Chalice pa pala yung nag-vessel. So mas mapapaga yung timing nila ng ano. Vessel dito. Ganon din kanina eh, di ba? Ah, ganon vessel niya, Lintik. Sa DP. Yaman. Yeah, kasi syempre si Bristle back, hindi naman bubuo ng defensive item yan eh. Probably gonna go for Hood, tapos Aghanim's next. Diba yan yung wombo-combo mo. So somebody else aside ng Dandelion yung kailangan bumuo ng either Lotus, 4-stuff, Glimmer Keep, yung mga ganyan. Just so you have some kind of escape dito sa nakakatakot na lineup ng RNG. Alam naman natin yung Morp, lalo especially yung itemization na kasi sa may Bristle back, sobrang ganda. Pero yung Starbreaker dito makakancel out ng Avalanche. Kasi yes, Ember Spirit identifying na kailangan ng tulong ng Bristle back nila sa may bottom side. Abi sa'yo eh. It's Ember. You know, Ember, that is, I've been hyping this hero since yung beginning natin, di ba? Like, I think he's gonna be the hero this game aside ng Dandelion for them to have a good game number two. Ganda ng rotation, no? Na-cut off guard sila, no? Nakita eh, parang binate out yung Avalanche eh, no? Ng Starbreaker eh. Tapos biglang pasok nung Ember, so wala na anong way para mapigilan siya. Uy, wait lang, double damage, good deny, okay. Para kay Phoenix, ayun. And yun, dami nilang stocks! Disgrillers. Ano kailangan na Bristle back yun, ha? Yung mga stocks na yun later on. Ah, for sure. Kasi ano eh, pag tumaas, lalong tumaas pa yung level na ni Chalice dito, hindi na siya makakalain talaga dito sa bottom lane kasi at the same time, pwede na rin rotate si Pac, diba? So you wanna play as safe as you can. Oh, pero bottom side, mga kaibigan, Chalice hitting at level 6, here comes the Reaper side! So, unang stock. Makukuha niya for the Dawnbreaker. Buti nga ka mo, ano eh, oh. Nagmahal na yung vessel. Kasi ano, kung Lotus? Dating vessel yan, kayo napabuo yan. Maglo-Lotus Orb yung Bristle back. So, siya po protekta sa sarili niya. Kailangan kanya mabuo yan eh, or else. Oo, pero kasi kailangan niya din ng Ags eh. Ay, I mean, maganda naman kasi sa Lotus niya, at least meron din siyang armor sa region. Kaso sisirain niya yung timing niya. Yun nga eh. Kasi ang laking... Kumbaga parang yung ano, isa mga requirement. requirement kasi... Bristle back ka. Kasi paano ba sila magdo-dominate sa map? Diba? Pagkakuha na agad yung Scepter, kuha yung Roshan. Diba? Tapos i-brought down main tower para at least gumanda yung economy ng mga kampi mo. Ito toss back na itong Ember Spirit. Sumalo ng agro dun sa may tower. Pero kamuntikan na lang yung Tiny sa may likod. Si Dawnbreaker naman yung mag-earn sa kabilang side. Bessel na si ano. Bessel na si Chalice. So, hindi pa nga tayo nakakita ng coil eh, from Pac.
Siguro napaplano sila kanina, nakita lang yung Tiny. Uy, ka-orb lang yun ah. Uy, level 6 na. Ah, ganda rin pala ng Clifford doon sa may triangle rito ng YB. So, kita nila kung saan pumipwesto yung Tiny. Yes, yes. Yun siguro yung ano, yung tawag dito, mix egg. I feel like, you know, they could maybe force a good fight kapag na, naging maganda yung placement ng Phoenix Egg dito. Kasi syempre, yung mapapakommit, let's say, yung Pact, Tiny, and then mag-commit ng Phoenix Egg, di ba? You're very deep, tapos nabigay sa'yo yung Fire Spirits, mahihirapan kayo sa rumay-click. Taking ng Phoenix. Level 5. Shoot sa banga na naman, another Reaper side. Pero Ember Spirit na sa baba, kasi wala na siya rin itong backup. Yung Pact, nag-rotate na rin dun sa may bottom side, ha? Remnant yeah, out. Maybe. Tinutulungan niya tayo mag-push yung Tori doon sa baba. Higing dominante si Charlie sa may bottom lane. Tama nga sabi ni Ish. Ganda ng necro. Pero kailangan may mag-rotate sa mid lane kasi may catapult din eh. I mean, you don't want your tier 1 tower getting heavily damaged dito sa rotation ng Ember sa kanang Dawn. Iram dito lang. Ay, 2 mana balance. Nabot pa yung pinis kasi meron siya level 6. Yeah, so kanya supernova. Let's see, mga ibigan ko, paano siya poprotektahan dito ng YBB para makapag-reset. And the hints. Kaso na coil. Yung Dawnbreaker, mapapanish yung another support for the side rito ng YBB. Na hurricane pa. Doon sa high ground. Oh, but Morphling actually went down. Oo nga. Damage by hero. Ooh. Ah, in Unleash. Unleash Armlet. Baka nag-waveform na, ganon. Tapos na-take advantage ni Marcion. We actually didn't see exactly what happened, but still, that's a really great pick off the side ng Dandelion. Oy. Tignan natin ha, nandito nga lang si Kaka. Nag-aabang nga siya rito, pero rebound out kagad si Bian. Still, okay network lead sa side rito ng RNG. Pero ang ganda nga ng solo pickup nila, yung pagkaka-pick up pala nila sa Morphling, sobrang ganda. Mas yeah, madidelay yung sure. Morph. Ken? May mech na pala yun. Tina-try lang yung damage yun, yung units nung, or yung neutral nung Ken. Zoo party. Pero tingin ko, kasi kung titignan mo din yung lineup ng RNG, nakasmoke sila dito. Wait lang, where are they going? Ayun, sa may triangle, napansin siguro nila na kaya napatahimik yung Bristleback. Pero too late na yun, katapos ng mag-triangle farm ni Bristleback, napapunta na siya sa Radiant, kabilang side ng jungle. Pero ito, ang ganda nito, pagka nakapikot sila rito ng hero, okay, na-reveal nga nila yung Dawnbreaker na doon sa may tree line. Napaps yung kanya Starbreak na para makakancel again. Sama pa yung Bristleback dito sa may stun. Two-man silence, mga ibigan. Janice is facing in, okay, Dawnbreaker going down. They have yung vision because doon sa may Pact. And Summer being cheese down, nandun yung Spirit Vessel, pero hindi na sila lalapit dito, mga kaibigan. Although ito, side naman ng YBB, nasabi yung vision doon sa may clip. Here comes the Marcy, nice rebound. Aso ito toss, mechanism plus sound of God, kaso Reaper side lang. And Chalice with a double kill. Meron pang force tap itong Necro, okay, nag-reset ito yung Phoenix, kaso walang aabutan rito ng Supernova. And they will pressure out this mid lane tower. Meron nga lang deep glyph of fortification itong side ng YBB. Yeah. It's really hard. 3 melee heroes, you're going against like with the Necro post, diba? Lakasala ng pasok ni Marcy dun eh. Kaya nga ganit isang Reaper site lang talaga. Nako, walang Phoenix Supernova. Yata, P-Ballers, pasok yung Morphling, damay pa yung Dawnbreaker, there's the Ghost Shroud, and Illusory Orb giving the damage, Ember Spirit, di pa naman ganun kakate yung kanyang Sleight of Fist. Kaso, kailangan niya pa kahit papaano depensaan yung tower, pero still, mababrought down pa rin ng RNG. Grabe, 4K network lead only 14 minutes into the game, daddy. Mm. Ang hirap nito sa side ng Dandelion kasi yun nga, sobrang ahead na ng RNG, they have better map control now. Pangalawa, exposed na rin yung triangle mo, yung Bristleback mo, madedelay pa yung Aghanim Scepter. Delay yung timing ng Ags. Yun na nga eh. Kasi kailangan niyang ani. Alam mo, kailangan nila mag-Lotus Orb, kailangan nila mag-Spirit Vessel para dun sa lineup ng RNG, diba? Aso, silence, plus toss, let's see, mga kaibigan. Here comes the Solar Guardian, it will connect. Aso, patay na nga lang. Ala, kumonekta, ala, sinong pahabol. Heal lang yun nandun. Pero napatay naman nila yung Tiny. K,
Hindi, so, maybe pressure yung tier 1 tower sa gitna. Alam, may pack eh. Ito yung nakakatakot pa. Eh, Morphling ang yaman. Second dun sa main network. Eh, bira mo makita yan. Eh, pero commended din si, ano dun ha, si Morph. Like, joining yung fight very early. Kasi ano dun eh, ito na iisip ko dun sa investment sana ng Lotus, ano. So, let's say, nag-invest ka ng early Lotus, nakuha mo maybe before yung fight dun sa may mid lane kanina. Tapos, nahirapan silang patayin yung Bristleback, dumami yung stacks. Like, yun lang yung nakikita kong way for them to actually make yung investment yun ng Lotus worth it. Pero kung ganito, you know, you're taking fights and you doesn't even look good para sa side ng Bristleback, I don't know if it's still an investment na gusto mong i-continue para sa Bristleback. Kasi 15 minutes in na eh, ang aga nga ng Lotus mo, badalagin yung damage mo, yung damage dito ng Bristleback, diba? This is also one of the reasons kung bakit may Bristleback ka, kasi yung Aghanim style mo is typically much faster dahil you can easily take stacks, diba? Pero sa mid lane, let's see kung kaya ba nila ma-brought down itong Ember Spirit. Nandun yung control sa coil. Okay, 2-man avalanche. Inabot itong Dawnbreaker and they brought down itong Ember Spirit. So, rebound in the Marcy kasi wala siyang tatamaan. Kaya magbibigay lang siya rito ng vision. Okay, 4-man. Nagtuwit itong YBB sa mid lane to protect their tower. Summer will frontline. Kaso si Chalice, mga kaibigan, sasalubukan niya itong Necro. At alikod, nag-aantay lang mag-reset itong Tiny. At ibitaw yung kanyang combo. Habang itong si Ghost, bibigyan lang ng damage itong tier 2 tower sa bottom side na kailangan naman i-defend ng isang Dawnbreaker man. Tapos style completed for the Morph. At ito na nga yung side ng RNG. They will back up dito kanilang Morph. Somnus, meron siya rito ang haste. Kaso wala lang siya rito ang Dream Coil. There's the silence, mga kaibigan. Morphling, gustong kontrolin. Neto ni Beyond, kaso lalapitan siya ng ibang tropahan. Tatakbuhan lang nila yung Phoenix Ed. Wave out. Abang 4 stop outside dun sa may Solar Guardian at mukhang sikaka na magiging casualty underneath dun sa may tier 2. Lotus Orb completed for Summer and chasing itong si Chalice kaso meron pa tong Reaper Sight. Medyo down lang yung kanyang mana. Na-regreset na mga kaibigan. Wave in from the Morph. Ang ganda nga lang na pagkaka-rebound. Na-cancel yung pagka-Reaper Sight. Kaso haabutin pa rin yung Marcy. Oh, yun nga Ishii. No? Hand of God mechanism. Sobrang dami. At sobrang ganda. At medyo yung Marcy, ang ganda lang nga nung kanyang rebound doon. Kaso nga lang, na-return nga lang dito ng RNG because doon sa mga sustain nga nila. Lotus Orb for this Bristleback. They have yung Spirit Vessel. Plus Somnus going in. Ito naman Phoenix na sinabi yung Phoenix Supernova. And apat yung namatay sa kanila. Habang wag wala pala naging casualty for the side of RNG. O nabuhay lang pala yung Tiny. Dieback rin pala yung doon. Oo. Like nakita mo, that's it. That's your Lotus Orb, di ba? Inantay lang nila mag-war off in Lotus Orb. And it was a really great turn para sa side ng RNG. Plus yun nga, yung damage na binigay ng Dandelion dun sa previous fight. Like nakita mo dito, like I actually thought na baka kayanin ni Marcy yung kill dun sa pangalan to sa Morphling. But yeah, he was alone. He was like 1v1ing yung hero. Maybe kung nagkaroon siguro siya ng backup, possibly naging enough yung damage kay Morph, pero hindi, may Hand of God pa. And kita mo, hindi nga rin siya kinukumit ni X-Nova kayo na because he was confident na hindi mamamatay ang Morphling. And yeah, the mech plus the Hand of God, it was just like way too much para to Marcy. Tapos na-turn around na lang siya ng Reaper side and yeah, everything just went downhill para side ng Dandelion. Grabe yung Necropus. Sobrang side sa... Although, ang ganda ng rebound ng Marcy dun, ha? Para makontrol yung backline, kaso nga lang wala na silang pang-follow up. Parang si Marcy nga lang yung strongest hero ng ano dito eh, ng Dandelion, di ba? But, kasi pili kahit ko na mayaman si Marcy, mayaman din yung Morphling mo. Sana kung mayaman si Marcy tapos yung Morphling mo is actually very poor, di ba? Like, he wouldn't be there sa team fight na yon, eh, probably 4v5. Pero wala, yung damage and yung yaman ng Marcy. Ayun, kinumit niya nandito sa mayaman ng Morph. Which is, he can easily just wave out or like mantas na lang. Daggerino cappuccino na. So, wala. Pull map control yung gustong gawin dito ng RNG. Although, meron pa rin, pwede pa rin man sila mag-farm doon sa may top side. Given, tatlong hero yan ang pakita sa may bottom side. So, hirap. Hindi mo nakuha yung gusto mo sa Bristleback eh. Yeah. Ala na, Necroposan sila doon, daddy. Ano to, coming up next, Beachy Gaming versus Aster Aris, guys. So, habol na kayo, guys. Kung gusto nyo ito, may gabi yung odds o dikit. Kasi pumalag din yung Aster Aris last qualifiers, oo. Diba? Ang problema kasi nung itong
8-bit si gaming. Parang yung playstyle nila, nauwi din sa dating Chinese Dots pa. Oo. Oh. Yung hard carry, parang tapos minsan, yung... Parang minsan, ano, no? They try to do too much. Oh, yun. Sa mga picks nila. Napapansin ko. Pero bagong patch, you never know what's gonna happen. Ah, the match history niya, habang wala nangyayari. Pero to, kita mo naman, ito pa lang. Yung sitwasyon ng 20-minute mark, dapat yung bristle back ang nakikita natin dito. Di ba? Usually, bristle back. Yung nakikita mo na unang kukuha ng Aegis of the Immortal. So, days nila nagawa. Days nila nakuha. I mean, I kind of like the idea, di ba, ng Dandelion na pick. Yung sa lineup nila plus yung bristle back. Pero kasi, ano eh, yung nakita natin yung Necropus, parang nagbago yung ihip ng hangin eh, para sa side ng Dandelion. Kasi kung titignan mo ah, kung let's say hindi Necropus to, let's say if it's a different kind of an offlaner, for sure, di ba, you will have a faster tempo sa lineup mo. Kasi syempre, yung Morbling is probably gonna AFK, tapos si Bristleback is probably gonna have a better laning matchup dun sa baba, or mas mag-dominate siya, maaga niya siguro makukuha yung kanyang item. Naku, kailangan niya tumakbo! Aso, meron silang vision. Ah, di umabot yung Reaper side. Tignan ko yung ano match history ng Aster Ari sa KBG. 3-2 pala to, no? 3-2 in terms of series. Sino nalo dyan? Aster Aris. 3-2. Oh. Yung dalawang huling series ng Aster Aris, eh. Nanalo against BG pala Game. Yun, ano? Pero who knows, diba? Pwede mo over 2.5. Pwede. Kasi sama pala nung laro ng BG, pero kasi no? Pag ano, eh. Minsan, dad, ipagbagong patch, mahirap mag-over 2.5, eh, no? Eh, di natin alam, oh. Eh, pero ito, tinan mo yung win probability. 0%. Zero. Or YB. Grabe nga yun. Kasi una, how to kill yung Morph? How to kill yung Necro? Talot meron ka pang sustain. Di rin ganun kaganda yung lockdown nyo. Meron kayong teamfight na Supernova, kaso nga lang, oo, napoprotektahan nyo yung egg. Kaso paano mo siya pagkukunikin? Supernova, Solar Guardian. Sino magsisetup nun para sa side ng Dandelion? Pang-ian ng Dandelion ng YB. Ang hirap, no? I mean, I feel like they can force RNG to maybe make some mistake. Parang yung kanina, di ba? Nakita naman natin na hindi pa din naman ganun ka pulido yung wait lang. Eh, okay. Nandun yung Phoenix Supernova sa likod, mga kaibigan. Committed din sa may tiny, kaya meron siya Lotus Orb. Na-reaper pa yung Ember Spirit. Godlike for Chalice. And yes, nakapag-reset na itong kanilang Phoenix. Kaso mabubuhay naman yung tiny nag-setup ng lahat. Yeah, sobrang ganda talaga. As in, nung Necropos pick. Like, it's grid versus two course and... ng Dandelion. Okay, let's see, ladies and gentlemen. Eto na nga, nagkagulo. They pop yung Hand of God, yung Chen Delegado yung buhay. They might blow down yung Chen, pero makakapag-sustain pa. Makakapagtago pa doon sa may 3 line. Marcy is low. And, ipops yung kanyang rebound para maabubuhay at makakaligtas. Pero yung Dehins naman, yung kapalaran dito ng Bristleback. And itong Phoenix, mga kaibigan, being chased down. That's a triple kill for the Morph. And yung Marcy, kailangan niyang tumakbo. They do have yung vision dito sa may Marcy, kasi yung kanilang base, eh, mababasag. We might as well call it. Kasi, even yung late game dito ng, I don't even see their late game happening. The side of that nila yun. Masyadong istamp na itong game na to. Tsaka yung carry nila, eh, kita mo hindi siya maka-deal ng damage. It's just lacking. This is what happened kapag na. Nag-build up ka ng defensive item that day. Yeah, you're gonna survive, but you're not gonna deal damage pa sa team mo. So, wala din. Ito mo naman, di ba? Oh, 2-man Dream Coil. Doon sa may backline. Si the dodge ng Starbreaker. Tiny welcome in with the combo. Toss back pa nga yung isa. At Diyos ko, die. Meron silang sustain. Hand of God mechanism. Marcy will be next. And they drop the double G. At makukuha ng RNG yung kaibigan yung game number 2. So, 2-0. Alam mo ba, daddy? Tama Dito, tayo, ah. Masama pa yata na in-announce natin na Dandelion tong YBB na to. Kasi parang feeling ko may mga pumuso pa dyan eh. Kasi syempre yung Dandelion, di ba, mga nasa division naman niya. Kung YBB lang to, panigurado, hindi ka mag-YBB eh. Ay, di, pero nandito tayo para... Pero kung mag-Dandelion ka, feeling ko may mga at least nag-plus one dyan eh. Pero nandito tayo, easy, para magbigay naman ng information. This... Yes, for sure. Oh. Kasi I mean, honestly, ako na nalaman ko din, parang gusto ko bawiin yung taya ko eh. Oh. Pero... Yeah, RNG just showing or showcasing that they are just a much better team. Really great draft, hands down, aside ng RNG. Pero tumama pala tayo ng bet, ha? Under 40.5. Parang 32 lang yata yung naging total. Ay, na oo, score. Tama. Wala, ina-checkmate sila ng Necropos, no? Ishii, no?
Yeah, way too stump. Parang ano na yun eh. Si Drake, ano eh, breaker na yun eh. Yung deal breaker pala yun. Kasi mo, magko-commit ka ng heavy para sa isang... Eh, ba't nag-commit, magko-commit ka ng heavy tapos parang halos all-in na nga. Ay, para sa chin. Position 5. Tapos mabubuhay. Mag-hand of God mechanism lang. Yung last team fight. Sipin mo yun. Pero wala, in story natin guys. Talaga magaling yung gameplay rito ng RNG. Expected naman natin na parang sila yung mananalo, no? 2-0. Eh, ikaw, Ishi, meron ka ba bang ibang pa-flood dyan? And guys, follow nyo na lang po ako sa page ko, guys. I would really appreciate it. fb.gg/ishipizigaming or ishipizi sa kahit anong social media. Search nyo lang, ako po yun. Ayun, sa congrats nyo si Ishi, hindi siya mapupuyat ngayon. Ako, follow nyo rin ako sa page ko, DaddyXXXE. 2-0 for RNG. Pero coming up next, guys, eh, meron pa rin tayong susunod na bakbakan dito. Aster Aris versus yung Beachy Gaming. And nga, ito yung mga match schedule natin. Banggitin ko na rin yung kasunod. Ehome versus CDEC. At syempre, maganda rin yung pinakauli. IG versus Extreme Gaming para sa mga fans ng CN Dots. At kami ni Ishi rito ay magpapaalam na. Stay tuned lang kayo sa KuyaNic para sa ating next live. Ulitin ko lang ulit. So, Aster Aris versus Beachy Gaming coming up next. And we will be right back dito lang sa KuyaNic.